Ay, lami ko yung mga kadimpol. Yung first question niya is, bakit sa dami-daming tao, siya pa yung niloloko? Niloloko! Second question niya, kapalit-palit pa ako? Third question niya, sana ko nagkamali? Sana ko nagkulang? June 2019 was the day that really break me into your pieces, Miss Dimple. Ouch! Nalaman ko may babae sila. Kabit! Kabit! Ouch. Kabit! Sobrang sakit yung nararamdaman ko. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Dimple Killer. Higog na si Kad para hatagan ka ug maayo nga uyab. Yay! Okay, thank you so much mga ka-dimple sa inyong paglantaw na usab sa akong another vlog. No, medyo na dugay-dugay dito na kagamaani nga vlog tungod kay grabe mga kadimpo, sakit ka ang ngipon, dili mabangbang. So, karon isang sakit at ang ngipon, magama gihapon ta og vlog. Tungod kay, sigig paningil lang at sender, no? Dagan magutag mga sender. So, sige na sila gamessage na ako. Aha na daw akong advice, atong mga advice para sa ilaha. So, this is it. So, friend, nara friend, mona jud ni friend, imuha na jud ni story atong i-vlog karon. So, huwat-huwat lang kay, lamikitag mga advice karon nga himuon. So, kauban ako usa sa gwapa nga anak sa akong ka-board mate diri, no? Tarang. So kanya makita. Oops. Oh. Hi Ate Shine. Ah, kauban nato si Ate Shine karon. So basi matingala na pud mo nga no unsa na pud atong gigamang background sa atong vlog. So guys, nakapayong taka in case og mutaligsik nata sa gawas karon nagpagawas sa tuig. Hi, adlaw na po tayo mag-vlog, no? Sumuna po kayo mag-gabi ito mag-vlog, no? So, dili kayo romantic niya itong love story karon. So, dili mag-re- natas yung gawas. Char lang, no? So, dinod kaya itong story karon. I know nga, kamo mga kadimpol, daghan siya mo makatunan sa story nga itong i-share karon. Or yung makita, actually, pampers ni siya. No? Nakakita ko pampers gift na bilhin diri sa ako ang best friend sa dihang nanganak siya. So, ako ang gihimong props friend. Ako ang gihimong imuang pampers o props. No? So, di ilan siya. Pag pumatuloy niya, atong sender o sa kaginikanan. Okay. No, pasukin niya siya mukaon. So, karon pasuyaon na itong sender. Kauno na ito iyang paboritong kanon. So, akong ipakito miog, puto. Oh. Wow. So, posensyal na namang puto. Inana siya forma kay ga... Gaimbento-imbento, bitag sudlanan. Okay, so ingon na itong puto gitsura. And then, of course, ay, lami ko yung mga kadimpol. Mangga, way kubal na dzay, way kubal. And of course, kung natin mangga nga hilaw, naputo yung mangga nga hinog. Lami ako sa mangga. And of course, natay tulo ka klase nga sauce. So, natay, halang wow. Toyo with soka. Naputay halang sili. Wow. So, kung gusto lang tagpasili. And of course, naapod time. Yeah, ginamos. Wow. Yes. So, Ate Shine, ready na ka sa ito ang vlog? Sa ito ang love story karon? Ready. Yes. Kabalo ko, ready na ka sa Ate Shine. Tingnan mo, ready na siya mukhaon, guys. So, kabalo ko nga, ready na pod mo nga maminaw sa ito ang story gikan sa itong love sender. Let's read the story. Good. So while magbasa ko mga kadimpol sa story sa itong sender karon, mukhaon na yun sa design. Kaya ganito yun yung sagayin ng pinapkakadulo na kayo sa mga pagkaon. So go, kaon na din na Ate Shine. Hi Miss Dimple. Bago ko simulan ang makulay kong buhay, nice ko munang itanong ang tatlong tanong na ito. Una, bakit sa dinami-daming maloloko, bakit ako pa? Pangalawa, kapalit-palit ba ako? Pangatlo, saan ako nagkulang at nagkamali? Yan mga kadimpol, yan ang mga tanong ng ating sender. So kung ano nakapangutan na itong sender, aling hetsuraan, should care ba itong sender?
Okay, now let's read the story sa atong sender this time. I met this guy September 2017 by accident. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Natoy. Nagkayayaan ng mga barkada. Graduate na ako that time. Nag-review na din for board exam. I've been broke twice from my ex-boyfriend, marine engineering. By betrayed, kay naghiwalay at sa pangalawang boyfriend na marine technology by choice ko. Sinatoy at dumating ng parang kidlat sa buhay ko. Noong una, masaya naman. I mean, masayang masaya. Kasi nagustuhan ko kung ano siya. Pinaramdam niya sa akin kung ano ang dapat nararamdaman ng mga babae. Not in material things, Miss Dimple. Oo, kahit dili mo dyan materialistic niya tong sender. Hanggang sa nalaman ko, one day, may anak siya. Hindi sila kasal ng babae at hiwalay na sila. Tinanggap ko naman yon. September 8, 2017, naging kami. Pinakilala ko siya kay mama at lola. Hanggang January 2018, nabuntis ako at pinagutan naman niya. Nagpakasal kami May 8, 2018. Husband responsible husband. Inaalagaan niya ako, sinusundo galing sa work, at siya na din yung naglalaba at nagluluto. The marriage was perfect. Wow! Sa panahon ito, tinulungan niya ako sa pag-a-apply ko sa DepEd. Siya yung kumukuha ng requirements at ipinagpatuloy niya yung pag-aaral niya bilang isang criminology student. September 8, 2018, we celebrate our first anniversary in relationship. Nag-date lang kami ngayon. October 2018, ipinanganak ko yung una naming baby boy. Ganun pa rin yung trato niya, maalagang asawa. June 2019 was the day that really break me into a pieces, Miss Dimple. Ouch! Nalaman ko may babae siya. Kabit! 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 Sobrang sakit yung nararamdaman ko. Kasi super trust ako sa kanya. Yun pala, may ibang babae na hindi mo kasi nararamdaman na may iba na eh. Ay, ka-relate ko ani. Actually, dili man jud nato ma-feel gyud usahay ni mga laki nga na DI. Pero, nine times nga na-feel na nato, pero gibaliwala lang nato. Tungod kay misalig ta. Diba? Naging sila pala noong March 2019. Best friend nung girl ang nagsabi sa akin by accident. Hindi ko na idedetalye kung paano ko kasi nalaman. Ouch! Dahil yung pain, nandito pa rin. Ouch! Ouch! Kadamay mo ako, friend. The time, Miss Dimple, pregnant ako ng pangalawang baby namin. Wow, nana ikaduha. Paspas kaya ko sander. Doble yung sakit na nararamdaman ko. Kasi sensitive ako that stage. Yes, pagbuntis ka, sensitive talaga. Kung bakit na ganun, I'm still praying na sana magkaroon ng puwang sa puso ko ang pagpapatawad. I never committed into pagpakamatay. Kasi iniisip ko yung mga anak ko. Hanggang September 2019, sila pa rin nung girl. Ano ba naman, kuya? Walang tigil-tigil, may dalawang anak na. At alam na ni girl na nag-exist kaming tatlo sa buhay ni Natoy. At alam din niya yung buntis ako. Narinig ko rin via voice record yung pag-uusap nila.
Maybe sinadya talaga yun ni God para ma-stop na yung panloloko sa akin. Ay, may ebidensya. Nasakpan. Nasakpan ang lucky, guys. May mga ebidensya din ha. Diletso mo ka-deny. September 2019, sinamahan pa niya yung baby, yung babae sa Zamboanga for taking LET exam. Ayun, ikuyog yun ang lucky, no? At sa kabutihang palad, hindi nakapasa pati rin siya. Karma is real talaga, ay. Sorry. Nakabutan sa letter. Siguro, diba, pag magbuhat maguta o dili maayo, nagyo na siya in return. Masama na kung masama ang maghangad ng kapangitan sa ibang tao. Pero, pakiramdam ko that time, buti nga sa kanila. Okay. Balik tayo, Miss Dimple. Masaya ako na naghiwalay na kami nung husband ko. Kasi, maiululwal ko naman yung bata kahit wala siya. February 2020, isinugod ako sa hospital due to forced labor. Lalabas yung baby ng 7 months, premature siya. Oh, premature yung bata. It's supposed to be my happiest day, but it turns to my agony. Nag 50-50 yung baby ng anak ko dahil sa 7 months, hindi pa fully developed yung lungs niya. Oh. Hindi ko na pinaalam sa ex-husband yung nangyari doon na lang sa mother-in-law ko. Pumunta siya kinabukasan para magpakita. Sarap talaga sa pakin niya doon, Miss Dimple. Ang kapal ng mukha. He saw the baby's situation at ICU. Na-admit kasi yung baby agad. That time, Miss Dimple, wala na sila nung babae. Kasi nambababae siya ulit. Another girl na po, party hug as si kuya. Explanation niya, para daw layuan siya ng isa niyang kabit. Ah, funny. Na binablockmail siya na may anak sila. Puno ng galit yung puso ko that time, Miss Dimple. Gusto ko silang patayin. Dahil sila yung one reason kung bakit sinapit ng anak ko yung situation na iyon. But I still keep praying na pagalingin lang ni God yung anak ko. Kung hindi man para sa akin yung bata, pwede ba i-change na lang niya yung plan niya? Na dapat ibigay sa akin yung baby. Kapalit na patawarin ko yung tao na cause ng so much pain sa akin. Na-forward yung baby sa ibang hospital. Doon siya tinutukan ng maayos ng mga doktor. Tinupad ni God yung hiling kong binigay niya yung bata. Pinagaling niya, and miracle, walang masisirang part sa baby. Binigay ng buong-buo ni God yung bata. Wow! Feeling blessed! Oh, praise God! God is good, no? Basta mo salik lang juta ni God, guys. Bisag unsa pa nga problema, iyahagyot ang tabangan. O, para gid sa atua, iyagin ang gihatag. Congratulations, friend! Sinabi ko sa self ko, God, you are truly amazing. Yes, amen. Ang galing-galing niyo po. Di niyo pinabayaan yung anak ko. Siguro time na din na ibigay ko yung pagpapatawad sa nagkasala po sa akin. Humingi ulit ng chance yung father nila. Nag-sorry. Hindi naman siguro katangahan na bigyan ko yung patawad. Agot lang. Hindi naman siguro katangahan na ibigay ko yung pagpatawad na iyon. Ang sarap para sa feelings yung lahat ng hinanakit mo, ipinapaubaya mo kay God, Miss Dimple. Yes, agree to po ni mo ka, Dimple. Kaya na-feel good na ko na. I mean, I was broke. Kaya, ako mag
pagyanin ako ni Lord. No, si God na ang bahala. Ingon ani, ingon ana. Okay, lumiragod kayo sa pamati nang wala kay kalagot. No, so wala ko na ito nakalagot. Kaya mas stress ta. So we're good friend. Naging roller coaster man yung buhay ko, Miss Dimple. I'm still blessed. Pari naman. This time, sarili ko na yung pinapakinggan ko. At lahat ng decision ko in life, ipinapaubaya ko na kay God. Thank you so much, Miss Dimple, for sharing my story. Mag-iiwan ako ng isang katagang, God is loving and kind. Just keep on praying and waiting. He is listening. Wow! Thank you so much! Ato ang sender. Thank you. Jud kaayo sa inyo ham. Sa imong pagpalala og laughter, no? So hopefully maka-inspired na siya sa ato mga kadimple na naminaw karon. So moto siya ang story sa ato ang love sender karon mga kadimple, no? So daghan kang gibuhat si Natoy sa iyang kinabuhi, pero in return nga maayo si baby, nga hangi pa silo. Of course, tanang kita tanan masayop man yun ta. But that's it na kadimple. Kaya ganila rin kinao si Shine. Pag nagabasa ko, dihurot na niya happy na pagkaon na rin. Atong puto, kanina rin nabilin. Oh, putik eh. Masyag putik eh. Mo love advice, mo tabang na to og advice sa tong sender og mga medyo mature. Makarelate mo good ang tao pag daghantang experience. No? So, mostly kani sila na naipundi sila yung mga experience. Okay, nato yung mga bago nga muhatag sa ilang love advice. Okay, unang na nato si Kuya. Okay. Hello, Jul. Siyempre rin akong katambag sa iyong friend. Sakto ra ang iyang gimong desisyon, ngayon tagaan si kansyan sa iyong husband. Kana para sa iya kayuhan sa ilang mga anak. Kung ang pinaka-the best Jude is, ibutang Jude nila si God sa ilang sindro sa ilang pamilya. Dili mo ko perfecto kay broken family po ko. Pero kanaara, para na ko, insakto. Focus sila sa future sa ilang mga anak. Wala na ibasulay kung kinsa ang sadan kay diha na po magsugod ang away. God bless. Hello! Appreciated ko ang ability mo sa pagpatawad sa taong nagbigay sa'yo ng matinding pagdurusa. Iilan lang kayo sa mundong ibabaw na may katangian na iyan. Tama ka sa ginawa mo na pinatawad mo siya. Dapat talaga tingnan natin ang kinabukasan ng mga anak kasi sila naman ang maaapektuhan sa ating mga desisyon. Kawawa sila paglaki na walang nasisilayang ama sa mundo. Alam ko na alam mo na mahal mo ang iyong pamilya. Kaya hindi mo gusto itong masira ninuman. Kausapin mo na masinsinan siya na kung magpapatuloy siya sa gawain, hindi magandang lalaki ang mga anak niyo ang lubos na maapektuhan. Thank you. Ang partner aninga vlog as always. No, partner gina siya na ako. Si DJ Jason! Let's watch his video. May adlo mga kaysunan. I just want to answer the three questions of our Love Problem Center. Yung first question niya is, bakit sa dami-daming tao, siya pa yung niloloko? Niloloko! Second question niya, kapalit-palit pa ako. Third question niya, saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Sagot sa first question mo. Sadyang may mga tao lang talaga sa mundo na ang ginagawa nila at ang gagawin nila ay mangloloko at lolokohin yung mga tao na magpapaloko. Kung alam mo na kung anong mangyayari at kung nakita mo na talaga na parang may sign na lolokohin ka lang niya, tapos pinagpatuloy mo pa rin. So, kasalanan mo na yan. At sadyang parang yung mga tao na dumating sa buhay mo ay hindi talaga para sa'yo. At yung perfect na guy ay darating pa lang sa buhay mo. So mag-wait ka lang sa kanya. Okay. Ipag-pray mo niya ni God na darating na siya sa buhay mo. Second question is, kapalit-palit pa ako? No. It's a big no-no for me. Kasi
may mga tao lang talaga na hindi marunong makontento at hindi marunong magbigay ng kahalagahan at importansya sa pagmamahal na binibigay ng kanilang mga naging nakarelasyon. Kasi para sa kanila, kulang pa rin. Kasi may hinahanap sila at may gusto sila. At kapag hindi yan nakikita sa'yo, at kapag hindi yan na ibinigay mo, so maghanap sila ng iba. Kahit pilit mo namang ginagawa ang lahat para lang hindi kay iwan niya. Third question is, sana ko nagkamali? Sana ko nagkulang? No. Wala kang nagawa na pagkakamali sa kanya at hindi ka nagkulang sa pagmamahal mo sa kanya. Sadyang ang tao na dumating sa buhay mo ay tao na hindi marunong makontento at kahit alam na niya na yung gusto niya at hanap niya sa isang perfect na babae ay nasa sayo, pero kasi may gusto siya at gusto na na yung gusto niya sa buhay niya, ay talagang gagawin niya. Kaya, ang nangyari, pinagpalit ka. Kasi, self-centered or yung sarili niya ang inuunan niya. But I'm happy for you na naging strong ka, na kaya mo ito lahat, at merong magandang nangyari sa buhay mo. Yung marunong ka nang magpatawad at magpapatawad sa mga taong kumagawa ng kasalanan sa buhay mo. And that's good for you. Ipagpatuloy mo lang yan. Kasi kapag marunong tayong magpapatawad, happy yung life natin. At just keep on moving forward. Keep on trusting in the Lord. And keep on praying that God will give you strength and courage para maging okay yung buhay mo. Keep on smiling. Jesus loves you. Thank you. Thank you so much, Kuya Jason, sa imong paghatag with advice sa ato ang love center karon. So, lami kayo ang advice usab ni Kuya Jason. So, sender, ayaw kalimti ang mga advice. Kinako juki na siya ikatabang sa imuha. Okay, so hindi complete na itong vlog kung mali advice ni Miss Dimple. Seryoso ako ikatambag sa mga sender. Sakto ang desisyon niya yung ihi mo. Okay. Tungod kay, di ba, kung atong ibig siya sa Bible, dili lang kas akamuhatag og chance sa tao. Dili lang kaduha, katulo, kundi many chance ang imihatag nila. If wala ko na sayop 70 times, muhatag ka og chance sa tao, pasailuon ni mo siya. So, based sa imuang situation, sender, ipasailo ni mo siya o gihatagan ni mo siya og chance. Karon nga chance ang iyang i-take na opportunity na magbag-ugod siya tinod-anay. No? Kay pamilya naman good mo. So, ang makafix anak ka mo rapon. Hi to your husband. So, hopefully usab, no, nga tinod-anay na ang imuhang pagbago para sa inyong pamilya. Dili man na para sa amua, kundi para na sa inyong mga anak, para sa inyong pamilya. So, kabalo ko nga, you love each other man po. Dalan siya yung mga higayon nga matintal-tal. So, pagpaka-strong friend, unsa pa yung dagan sa panahon, unsa pa nga mga trials ang muabot, no? Isakto dyan na nga i-trust na to tanan ni God. Itugyan na to tanan ni God. Tungod kay, grabe, amazing ang life. Although we struggle a lot of problem, pero pag gitugyan nimo tanan ni God, itlog ra ang tanang problem. And hopefully nga makita nimo totally ang kabaguhan ni Natoy. Kabalo ko nga love kay kaniya. Og love po niya ay mumanak. Siguro natinta lang siya that time. So, thank you so much sa paghatag sa imuhang chance sa iya ha. Hopefully dili na niya sayangon ha, Natoy. Dili sayangon ang chance sa gihatag sa imuhang wife. Muhawid ta sa presensya, sa gugma og salig sa Imo. So that's it mga ka-Dimple. Thank you so much sa iyong paglantaw sa akong video, no? Oh, naanabot sa tadiling dapita. Imo dyan gihuman. Kani ang sunod ito ha, tagag-advice mo ni siya.
tagal pa advice sunod. Sige na siya message na ko. Asa na doon to bag? So, abangan na to ang sunod na to nga love problem para sa sunod nga vlog. Thank you so much mga ka-Dimple. Stay safe. Again, it's me, Dimple Killer. Higugma si God para hatagan ka og maayong nga uyab. Bye!